Hello guys, welcome to Marex22 TV. So welcome again sa ating vlog. At una-una sa lahat guys, bago tayo magsimula, kung ikaw bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi po tayo laging updated sa ating mga upcoming videos. So guys, una-una sa lahat guys, ano, kumusta na po? Kumusta po tayo lahat? So sa sobrang medyo matagal na rin ako hindi nakapag-upload ng video na ito yung mga topic natin, ano, hindi ako nakaharap sa camera sa kasi medyo busy din, ano. So guys, yung last natin na napag-usapan guys is yung regarding sa mga online scammer, ano. So direct to the point na tayo, nangungusta po ako sa inyo lahat yung mga biktima sa mga online scam, yung mga biktima ng mga online lending. So patuloy pa rin ba sila sa pamamaya sa mga kapwa natin Pilipino. So guys, no, ang muna natin dito pag-usapan guys is yung nakakaranas pa rin po ba kayo ng harassment or may pagbabago po ba sa mga harassment harassment ng mga online lending apps na palamak ngayon sa mga online application sa Play Store. So guys, no, una sa lahat guys, ako guys is biktima po ako sa ganyan. So meron na ho tayong mga video na ginawa. Siguro mga 15 videos na po o 10 videos na ginawa natin na na-upload natin dun sa YouTube channel natin, ano. So hanapin nyo na lang po dyan sa channel natin para makita at masubaybayan ninyo kung ano yung mga pinag-uusapan natin, no. Una-una sa lahat guys, i-remind ko lang po yung mga bago natin mga kasamahan o mga bago natin mga kapwa Pilipino na biktima sa mga ganyang kalakaran. So yung mga ano kasi, yung mga mga ganyan mga case is pang ang nangyari is mga isolated case po siya ng mga harassment, ano. So tendency guys, ang una-una po natin gagawin, no, sa lahat ng mga bago, sa lahat ng mga nabiktima, so una natin gagawin guys is huwag po tayong magpaka-stress, no. Yun po yung pinakaunang advice ko sa inyo, huwag po tayong magpaka-stress, huwag po tayong magpaka dala sa takot, sa mga pananakot nila, sa pamamahiya nila, which is, oo nga, andyan na yung pamamahiya. So, wag natin paka-stress ng sarili natin. Ano? Kumilos tayo sa naayon sa dapat nating ikilos. So, guys, kung nabasa nyo, kung may nababasa kayo dun sa bagong nilabas na security exchange regarding sa mga online lending apps, no? So marami po si Linde, marami pong pinasara si ano, si SIC na mga online lending, ano. Siguro mga 2000 plus ata 'yon na mga pinasara. Sobrang dami, ano. So thankful po ako guys na at least man lang nadinig ni Security Exchange Commission yung mga hinaing ng mga tao, mga hinaing ng mga biktima ng mga ganitong kalakarang mga online scammer, ano. So sa lahat mga bago dito, so hopefully guys is yung mga experience natin ng ganyan is matututo na tayo, wag na tayo umulit pa na papasok sa ganyang kalakaran. So siguro ang sa akin lang naman is hindi naman natin maiwasan na magkaroon tayo ng financial problem. So kung kaya na naman natin hanapan ng paraan guys na maghiram tayo ng kaibigan natin, ng mag-anak natin, doon na lang tayo maghiram. Huwag na lang tayo maghiram sa mga magkukuha sa mga ganyang online lending apps. Sabi natin easy money kasi mabilis lang. Kaso isipin natin, makakuha ka ng makakapag-loan ka ng 2,500, may ibibigay sa iyo 1,500, 1,800, 1,600. So may bawas na almost 40%, ano. So lucky ka na doon, tapos may babalik pa sa iyo doon buo, ibabalik mo po 2,500 din, no, bukod doon sa kinaltas nila. So pag hindi ka naman makakabayad, harasin ka nila, tatakutin ka nila, ipapapahiya ka nila. So yun po mga negativity sa mga regarding sa mga online lending apps. So yung mas sinasabi nila guys na demand letter, no, pupuntahan ka nila, papabarangay ka nila, papatanggal ka nila sa trabaho. So mga ganyan po na mga salita guys, wag na ho kayo magpakadala sa mga salitang mga walang ano, pananakot lang nila yan. Kasi ang totoong mga online lending ang totoo na mga online platform na ano sa SEC na sumusunod sa batas ng Security Exchange Commission is hindi po dinadaan sa ganyan. Hindi po sila nangaharas, hindi po sila nang papahiya ng tao, hindi po sila nang kung ano ang mga ginagawa mo na kinakasakit ng tao, ano.
So may mga legal na mga online lending, online lending platforms na mga katulad sa mga marami, Akong Finance, yung Akong Finance. So marami guys, mga online platforms na mga legit naman, ano, hindi kanila harasin, no? Tatawagan kanila, hindi sila tatawag sa mga reference mo, at hindi sila tatawag kung kanino-kanino, ano? So, yung mga demand letter na sinasabi ng mga online lending apps na ano, guys, unang-una po sa lahat, guys, hindi, wala pong demand letter na tinitext, ano? Walang demand letter na pinatawag. Walang demand letter na nandun yung kung sino-sino attorney ang ginagamit nila, ano? Walang demand letter na mga ganyan. Ang totoong demand letter po, guys, is galing po sa mga abogado o galing sa attorney na may ano, demand letter, no? Galing sa abogado, may tatak, no? May silyo yan at pinapadala sa post office, may silyo sa post office at pinapareceive sa iyo. Ang demand letter po, guys, may sinasabi nila na ano, is hindi po, ang in short, guys, is wala pong nakukulong sa utang. No, wala po nakukulong sa mga ganyan, sa mga utang na 5,000, 3,000, wala po, guys, no? So, pag-usapan na ho niya kung paano yung bayaran, kung paano yung mababayaran. No, magharap po kayo sa barangay, in terms sa kung talagang legal sila, no? Magharap kayo sa barangay, pag-usapan kung ano mga ganito. Pero mga ganyan, mga cases, guys, is hindi yan, ano, hindi yan naharap, lalo na pag hinaharas ka na kayo. Hindi yan magpapakita sa inyo, lalo na pag tinatakot na kayo. Hindi yan maharap sa inyo, lalo kung kayo ay pinagbabantaan na kasama niyo pamilya mo. Pinupost sa Facebook, pinupost sa Messenger. So marami silang paraan sa mga online lending scammer. So, yun lang guys, ano? Mga ganyan guys, lahat, advice ko lang lahat pag tayo maka-receive ng mga ganyan text. So, ano lang, huwag niyong i-delete, no? Ipunin niyo lahat, screenshot niyo, i-print out mo, itago mo para mayroong kaming ano, meron kang. Kasi mga ganyan kalakaran guys, huwag na huwag kayong ano, move forward nyo lang. Huwag na huwag nyo pansin ng mga ganyan. Yung mga text na yan guys, screenshot nyo lang, i-print out nyo, itago nyo. Para pagdating sa panahon na magkakagipitan, para in case magkaharap o papatawag talaga kayo, may papakita kayo sa kanila na ito yung ginagawa nila. May panlaban tayo doon. Ano? Mas malaki pa ang babayaran nila kaysa sa utang mo. Yan po yung pinakanood. Pero mga ganyan case guys, hanggang pamamahiya lang yan. So, at dyan, kalimutan nyo na. Ano, paliwanag nyo na lang sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kakilala sa'yo, na nadadawit dun sa regarding sa mga ano. Kasi mga ganyan online scammer kasi guys, is yung na-access yung mga informations ano mo, sa cellphone, nakukuha yung mga contact mo. So iwasan po natin guys na mag-download ng mga online lending apps ha. So wag mo pa yung tumatangkilik dyan para maiwasan natin yung pangamaya at iwasan natin mga tendensyang ganyan. So hopefully guys, is maintindihan natin na at maalaman natin guys na wala pong na nakukulong sa ganyang klaseng utang. Ano? Kundi na pag-uusapan na po yan sa legal. Ano? So, hindi ko kayo naman kayo na-encourage guys na mangutang kayo na mangutang kasi wala naman pala nakukulong. Siyempre guys, ang utang ay utang. Ano? Babayaran po talaga yan. Ano? Yung mga ganyan na pahiya na kayo, so ibang usapan na po yan, pwede nyo bayaran, tapos pag-usapan nyo kung anong gagawin, kung bakit, anong gagawin nyo dito sa ginawa nyo sa akin, so doon yung pag-uusapan ulit sa another legal na po yan, ano? So yun na po yun guys, ano? Sa mga demand letter guys, pang mga ganyan, wala mga text ng demand letter, kasi ganito, nandiyos kang kami, ganito, kung sino-sino abogado, sino-sino general ang inaano nila, huwag kayong matakot dyan, yung harassment po yan ng mga online loan shark, ano? So yun lang guys. So hopefully guys, is marami tayong natutunan at maraming na pumapasok sa isip natin na hindi na ho tayo dapat matangkilik sa mga ganyan kapat kalakaran ng mga platform ng mga online lending apps. So guys, thank you very much sa papanood at una-una sa lahat, huwag pong kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating channel para lagi po tayo updated sa ating video. So this is Marex22 TV na nagsasabi sa inyo, lamang ang may alam. Goodbye!